Throttle controller is 100% effective. Remapping is 101% effective. Yun o, magandang na tanghali po ulit sa inyo lahat. Eh, kape muna tayo mga paps. Black coffee. Mahaba-habang usapan po itong gagawin natin. Okay. Ito maganda. Pag-usapan natin yung throttle body, electronic throttle body. Yung EFI cable type, semi-automatic, semi-electronic throttle body. At saka yung throttle controller, at saka yung remap. Yan, maganda yan. Ayun. O, sige, dito muna tayo. Banatan muna natin itong electronic throttle body. Kaya, pero muna ako ng TV mo ha. TV. Oh, throttle body. Yan, ito ang electronic throttle body. Yung pinagkaiba na ito dun sa EFI. Mas maganda kasi yung ano eh. Shoutout po. Okay, mamaya na po ito. Ulit tayo magpa-shoutout mga paps ha. Ipapaliwanag ko lang po ito. Throttle body. Ano po ba yung history muna ng mga throttle body? Yung history ng throttle body, nagsimula po yun sa carburetor. Ang carburetor, kombinasyon na po lahat yan. Ng hangin, ng gasolina. Doon na po tinitimpla yan mismo sa carb. Ngayon po, nagkaroon na ng bagong in-update na po nila ulit yung throttle body. Ngayon, ang ipinalit naman nila ay EFI. Ayun yung mga semi-electronic type throttle body. Semi kasi electronic na siya, kaya lang driven siya ng cable. Mechanical pa rin. Mechanical and electronic pinagsama. Ngayon, lumipas na naman ng panahon, in-upgrade na naman ngayon nila yon. So, nagkaroon na ng full electronic throttle body. Ito na yung mga full electronic throttle body. Yan. Dati kasi, meron niyang cable tapos TPS. Ngayon, ipaliwanag ko muna yung sa may cable type. Kapag nag-depress ka ng pedal, yung flap po, o yung throttle, yung butterfly, bubuka po yan. Ngayon, ito po ay magbibigay ng signal papunta rito. At ibabato niya sa ECU. And then ECU magbibigay ng gasolina na required according to dun sa kung ilang pong percentage ang ibinuka nito. So, basically, ang electronic po ay, syempre, electric. Yan, ang binabato po nito kasi kuryente. Ngayon, sa makabagong panahon, inalis na po nila ang cable, ginawa na po nilang full electronic throttle body. Meron na po yung motor. So, yung motor, meron na po rin yung kasamang yung ditong side na to. Yan po yung throttle position sensor. Yan. So, yung pedal, ibabato doon sa throttle body. And then, throttle body, ibabato sa ECU. And then, ECU, ibabato sa mga injectors. Ganun po yan. Pag-usapan din po natin yung bakit sa mga makabago, meron delay. Nadidelay po yung kanilang pag-throttle. Yung tinatawag na lag. Kasi po, ganito yan. Yung carburetor pa po yan, hindi pa po kasi yan natitimpla ng maayos accuracy ng fuel to air mixture. Kaya po, minsan meron mga unburned fuel na hindi nasusunog. So, piltan po nila ng EFI. So, ang EFI eh halos, parehas pa rin ng carburetor na hindi pa rin po natitimpla ng maayos ito fuel mixture. Yun. Tapos gumamit na sila ng electronic. Ngayon po, bakit po merong lag? Ang lag po kasi niyan, o yung delay po na itong electronic throttle body dahil po yan sa emission control. Kasi diba dati, nung carburetor pa yan, isang pitik mo lang, bukas, buga. Yan. Kaya minsan, nag-uus pa kasi hindi nasusunog lahat. Ngayon po, kahit po, depress mo to ng pigang-piga, yung mga electronic throttle body, eh hindi po yan basta-basta bubuka. Yan. Kung ano lang po yung kailangan niya, dinidelay niya po yan para po yung air to fuel mixture ay 100% na makuha. Yan, ganyan po yan, yung throttle body. Ngayon, sa mga car enthusiast, ang ginagamit nilang pampatay para lumiksi ulit to, gumagamit sila ng mga throttle controller. Yung throttle controller, ina-amplify niya kasi yung output ng voltage, okay, ng TPS. Yan, kaya mayroong mode yun, mayroong from eco mode, normal mode, power mode, may mga sports mode. Yeah, depende doon sa throttle controller. Ngayon po, ang dinadrive lang po kasi noon, yung lakas ng kuryente.
para po ito mag-response agad. So the more to malakas ang kuryente mo, the more to nag-response agad. Ganun po 'yun. So ina-amplify niya, ina-alter niya po 'yun. Yan, saan ba sinasaksak 'yun? Doon po 'yung sinasaksak sa pedal. Meron po 'yung series connect connectors, 'yung mga throttle control body. Alisin mo lang po 'yung socket nung sa may pedal, alisin mo lang 'yung stock, tapos ikabit mo lang 'yung isang socket para doon sa throttle controller, tapos 'yung socket naman ay sa ibabalik mo naman doon sa pedal. Ayun, ganun, tapos tatakbo na po 'yan. Ngayon, ganito po. Ano po ba 'yung mga advantage at disadvantage nung naka-throttle controller? Kapag naka-throttle controller ka po, the more po na lumalakas ang acceleration, the more po yan lumalakas sa fuel consumption. Yan, yung requirements niya. Ganun po yan. Yan po ang disadvantage yan. Pero po, nagiging maligsi ulit yung inyong sasakyan. Kaya lang, siyempre yung fuel to air mixture, hindi na naman po natitimpla na 100%. Kasi buka siya kaagad. Boom! Buga na naman ang diesel. Kaya minsan po, pag naka-throttle controller, mausok. Minsan, kadalasan. Depende dun sa mode. Kaya sobrang itim ng... Ano naman yung advantage din ng throttle controller? Okay. Sa throttle controller, hindi makakaya... Ayun ko ha. Sinabi ko to sa inyo. Baka gawin nyo. Ito yung totoo. Sa throttle controller, kapag gumamit ka nun, meron po yung pagkakataon na hindi mabovoid yung inyong warranty. Kasi plug and play lang po yan. Hindi po yan mahuhuli. Yan. Pero sa ibang bansa, yan. Sa ibang bansa, regardless dun sa kung anong bansa, basta't mahigpit. Tulad ng US, Europe, UAE, yung Gulf. Kapag po nag-alter ka ng emission, kasi part po ng emission yan, sa powertrain. Basta po ang powertrain, emission po yan. Concerning po lahat sa emission. Basta po, nag-alter ka ng emission sa ibang bansa po, yan po ay criminal offense. Yan, criminal offense. Basta nag-alter ka ng emission. Kasi mas nagiging harmful. Mas marami kasing naapektuhan sa environment kapag sobra-sobra ang fume. Kahit naka-EGR ka, nawawala ng saysay yun. Kahit meron kang exhaust gas recirculation, nawawala ang saysay yun. Yun. Ito yung disclaimer ulit ni Master, no? Kung kayo po ay nagbebenta niyan or gumagamit niyan, makinig lang po. Wala po tayong mag-explain lang tayo about dun sa isa mga bagay-bagay na dapat nating inuunawa. Yan. Ngayon, ang disadvantage naman ng throttle controller, lalo na kapag ang throttle controller nyo ay yung mga chipipat, yung mga China lang. Ang problema po niyan kapag po nag-overfed ng voltage output. Kasi ito po, ano to eh, meron itong tinatawag na 5-volt reference. Kapag sumobra-sobra po yung voltage output, maaari niya po madamage yung ECU or yung throttle body big time. Yan, masira niya motor. Ito mag-stack up open at all dust. Yan. Kaya po iba't iba po ang position ng throttle body. Ito kasi sa gasolina to, kaya lagi naka-close. Ito po sa diesel, yung naka-open. Pero once po nag ignition on ka, eh yan na po yung kusang nag-kumakasa, nagre-roll. Kaya minsan meron ka narinig niya, chok, mga ganun. Oh, ito yun. Kala mo, tunog aircon. Eh, kumakasa, naka-open siya. So, ang ginagawa niya, tinitimpla niya muna yun. Pag start ng engine mo, saka ulit bubukas yan, according lang doon sa required ng air-to-fuel mix. Ano po ba yung mga kakampi nito para magkaroon ng accuracy? Yan, yung accuracy sa pag perform ng electronic throttle body. Andyan po yung mass airflow sensor, tsaka yung mass absolute pressure sensor, yung tinatawag na intake sensor, intake temperature sensor. Iyan po ang mga makakampi na itong electronic throttle body. Ito po yun. Ayan. Ito po yung mass airflow sensor. Tapos meron po yung mass absolute pressure sensor. Yun o. Galing mo talaga pa. Walang mga sir. Okay lang. Service ka talaga. Sige, Pops. Thank you. Yan. Ganito naman po. Kahit naka-throttle controller ka, kahit naka-remap, naka-ECU remap ka, kapag ito po ay nag-fail or sobrang dumi, hindi nyo rin po makukuha yung tamang power na hinahanap nyo dyan. Pagsira din ng ito. Dito tayo. Yan. Ito po yung mass airflow ng Ford Everest. Yan. Kapag po sobrang dumi po niya, hindi po yan makakapagtimpla ng maayos doon sa ibabatong hangin. Kaya nangyayari minsan dyan po nagiging black smoke. Kasi po, ang kinokontrol nito yung throttle body. Yan, ang kinokontrol po yung throttle body. Kaya siya po yung nagkocontrol ng air-to-fuel mixture, yung mass airflow. Ganoon din po itong mass absolute pressure sensor. Yan po yung mga magkakakampi. Yan po yung magkakakampi para po umandar ng maayos yung sasakyan nyo. Yan. So, hindi lang po yung throttle body. So, meron pa yan, yung pedal. Yung pedal sensor, throttle body, mass airflow sensor, MAP sensor, at saka ECU, at saka
yung fuel injector driver kung sa mga high-end. So yan po yung mga magkakampi. So masyado pong masalimuot kung alter lang po tayo ng alter at hindi po natin yan masyadong inuunawa, eh mahihirapan po tayo. Baka po magkanda leche-leche. Ngayon, ito po ang nagbibigay palang isang command dito. Kaya po pag minsan low power, ba't kaya piga ka ng piga, wala naman siyang power. Kasi po, pag sobrang dominate, nililimitahan niya lang po yung hangin. Ngayon kahit piga ka ng piga, ito naman, hindi naman ito nagre-react. Hindi naman siya nagre-react ng todo. Ganun po ang nangyayari. Kaya minsan black smoke. Kaya naman po minsan nagba-black smoke kasi bitin ka ng buka rito, bitin ka ng supply ng hangin, sobra-sobra ka naman sa... Yeah. So, ang isa sa pinaka-effective na magtanggal ng log. Kasi ganito yung disclaimer ni Master. Bakit po, pinapaliwanag ko lang po bakit siya stuck. Yan, bakit lang po siya stuck. Diba? Kasi more on emission po kasi yan. Ngayon, kung merong mga matatalino kasi tao, kaya po nila itong i-alter. Yan, kaya gumamit sila ng... Kaya ngayon, naglipa na yung mga throttle controller. Mag-ingat lang po kayo, baka po ma-damage yung inyong ECU. Okay? Kung gagamit po kayo ng throttle controller ngayon, diyan napapasok yung rimac, di ba? Alam mo mas maganda yung throttle controller o yung rimac. Ang pinakamabisa po lahat na mag-alter ng lakas ng engine at hina ng engine, yung remapping. Kasi po lahat po yan ay ina-alter niya po yan. Yung air to fuel mixture ratio, yan. Sa remapping po yan, mas accurate na nakukuha pati po kasi yung ECU nyo. Nagre-response ng according dun sa pagkaka-remap. Yun nga lang. Yung remapping, sa atin naman kasi hindi naman uso yung mga warranty, di ba? Yung remapping will void yung sa remapping. Pero, yan ang pinakamabisa na magtanggal ng lag. Kasi ano yun ang tawag dito, kung magkakaroon man ng problema yan, halimbawa kanyo, tapos naka-remap, tapos naka-warranty pa, pag nagkaroon po ng abere yan, at nasalangan po nila dun yan, at nalaman po nilang ibang setting, diyan po mabuvoid yan. Pero pag hindi naman nila nalaman yan, diba? Doon ko lang naman pag nahuli, na naka-remap yan. So, sa Pilipinas, ewan ko lang kung kaya nilang humuli ng naka-remap na isa. Sa ibang bansa, kuha lahat yan kasi sinasalang talaga sa scanner na malulupit. Yan. Pero dito sa Pilipinas, hindi ko lang po alam. So, again, yung throttle controller o throttle boost controller versus remap. Sa remap po, ang pinaka mas maganda. Sa remap naman, meron din po yan stage. Meron dyan mode. Kung ilan pong modes ang gusto nyo. Taalis silang po ba yung lag? O gusto nyo po ba yung pangkarera? Ayan, mga ganyan. Nasa ninyo na po kasi yan. Nasa discretion nyo na yan. Kung ano pong gusto nyo gawin dyan. So, the more kang lalakas, syempre, the more yan lalakas din ang inyong concern. Yung lang naman yun, di ba? Pag inalter mo na yan, doon na mag-iiba yan. Yun. Yan. So, ganyan po yan. No? Ito, balik ko na. Ito sa Libina. So, kaya po ginawang electronic, full electronic na yan para po sa emission. Kaya po nadidelay yan para po hindi po kayo mabik. Ngayon, nakalimutan ko na naman yan. Tinanya, gusto ko salang i-sample si Smiley doon sa throttle position. Yan. Kasi makikita nyo po doon, kahit po pigain ko yon, okay, yung throttle position niya percentage, hindi po nagbibigay agad-agad. Para siya nadidelay kasi nagtitimpla pa po yung yung mass airflow, mass absolute pressure sensor, yan, paunti-unti, yan. Kaya meron delay para kung sakasakaling bigla mong tapakan, hindi naman siya mag-quick response para din po masunog ng maayos yung gasolina. Kaya po meron delay. Mapa-diesel po yan, mapa-gasolina, pare-pares. Pag tinapakan mo po, bigla mong binaon, maghintay ka. Mag-react naman siya, pero you wait, diba? Dahan-dahan yan. Kaya walang usok. Yan. Kaya hindi umusok. Hindi katulad ng mga naka-cable, yung mga naka-EFI, naka-carburador, rekta yun. Correcta. Yung EFI, may control pa ng konti. Kasi ako naka-EFI. Kapag bigla akong pinigayan, dahan-dahan naman niya aakyat yan. Dahan-dahan arang. Oo, dahan-dahan arang kada. Totoo yun. Ngayon, meron delay konti, bila ka naman sisiba. Pag hindi ka nag-change ng torque doon sa pedal mo, sisibat naman yan. O, yun ha. Bila ka ng, pag sinilip mo bintana mo, meron ka ng konting usok kasi nga, nag-overfed ka na ng diesel. Yun. Medyo complicated yung topic natin ngayon. Pero again, wala naman po tayong sinasagasaan. Tayo po yung nag-explain lang kung ano po yung mga, bakit stuck yan. Yan. Ngayon, dito naman tayo sa Pilipinas, bahala po kayo. Kayo na po ang bahalang mag-manage ng mga sasakyan nyo. Again, throttle controller is 100% effective. Remapping is 101% effective. Pero depende pa rin po yan doon sa condition ng engine.